inihahandog ng Messengers of the North upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-17 ng Agosto taong 2021. Ang makapangyarihang tagapagligtas. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Isaias, ang kabanata ay 65, talata ay 2. Ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay iniaabot ang kanyang kamay ng buong araw sa panyaya sa mga nangangailangan. Tatanggapin niya lahat. Malugod niyang tinatanggap ang lahat. Wala siyang tinatanggihan. Ito ang kanyang kaluwalhatian upang patawarin ang pinuno ng mga makasalanan. Kukunin niya ang biktima sa makapangyarihan. Ililigtas niya ang bihag. Hugutin niyang tatak mula sa nasusunog. Ibababa niya ang gintong kadena ng kanyang kaawaan sa pinakadakilang kalaliman ng tao at pagkakasala at itataas ang nadurog na kaluluwa na nahawa ng kasalanan. Ngunit ang tao ay dapat na lumapit at makipagtulungan sa gawain ng pagliligtas sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sarili sa mga pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Walang pinipilit ang Panginoon. Ang walang bahid na damit pangkasal ng katwiran ni Kristo ay inihanda upang bihisan ang makasalanan. Ngunit kung tatanggihan niya ito, siya ay maaaring mapahamak. Ang tala ng nakaraan ay maaaring mabura ng kanyang dugo. Ang pahina ay nalinis at nadalisay. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Isaias Kapitulo 1, Versikulo 18. Ang mga salitang lumabas mula sa labi ni Jesus, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na. Mateo Kapitulo 9, Versikulo 2, ay nagkakahalaga ng lahat-lahat para sa atin. Sinabi niya, inako ko ang inyong mga kasalanan sa aking sariling katawan sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niya ang iyong kalungkutan. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ulo ng bawat nagsisising kaluluwa at si Jesus ay naging ating tagapagtaguyod sa harap ng Ama at ating tagapagligtas. Ang mapagpakumbaba, nagsisising puso ay magkakamit ng labis na kapatawaran at pagpapawalang sala. Maari nating gayahin ang kanyang malumanay na kaawaan para sa atin tungo sa iba na gumagala sa kalituhan ng kasalanan. Ang biyaya ni Kristo na ipinahayag sa atin ay dapat na magiliw na ihayag sa iba. Isang dakilang habag at awa ang napupuno sa kaluluwa para sa mga tao na nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Satanas. Si Kristo ay dapat na maparami sa bawat kalalakihan at kababaihan na naniniwala sa Kanya sapagkat dapat silang mamuhay sa buhay ni Kristo sa pagpapala at pag-iilaw at pagdala ng pag-asa at kapayapaan at kagalakan sa puso ng iba. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.